Saan ka makakakita ng player na kahit bang kulang sa PBA eh nakapagtala ng napakaraming championships? Mas marami pang championship title kaysa sa ibang PBA players at ang dami pa ng fans kahit saan liga magpunta. Gako Natics, pasok! Saan nagsimula ang napakagandang career ni Gako na kahit minala sa una pero sobrang swerte naman sa dulo. Dumating din ang mga panahon na wala na siyang trabaho sa PBA at napilitang magligang labas para masuportahan ang mga anak. Nakuis, kumustahin natin ngayon ang buhay ng Lucky Charm ng PBA na si Jerwin Gako. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. January 17, 1981, pinanganak sa Alabat, Quezon City ang sinasabing born to be a champion na si Jerwin Gako, panganay sa apat na magkakapatid. 19 pa lang si Jerwin, natuto ng tumayo bilang ama at ina ng mga kapatid. Namatay kasi ang kanyang ina dahil sa leukemia at pumanaw rin ang kanyang ama dahil sa cancer. Kaya sa gustuhin man niya o hindi, kailangan niyang maghanap ng trabaho at kumayod para sa mga kapatid niya. Dahil pinanganak naman na nabiyayaan ang height, kaya ang unang trabaho na naisip niya ay ang pagbabasketball. Sa kanilang barangay, kumikita siya ng pakonti-konti para may pantustos sa pag-aaral ng mga kapatid niya at pambili na rin ng pagkain sa araw-araw. 1998 hanggang 2003, naglaro siya sa PUP. Sa katunayan, nabigyan po siya ng imbitasyon na mag-try out sa UE pero dahil naligaw siya at hindi alam kung saan ang campus ng UE, kaya sa UP na lang napadpad. Naglaro siya sa UP ng 3 taon at ang remaining year niya, ipinasok naman sa Lasal. At ito na, ang pinakamasayang araw ni Jerwin kasi ka-rookie class niya si JB Casio at Ryan Aranya. Pero ito rin ang pinakamemorable na araw niya nung umabot sila sa Final Four laban sa Ateneo tapos sinuntok siya ni LA. Base sa interview ni LA, nakakarami na raw si Jerwin yung mga pasundot na siko, tuhod, pero hindi lang halata, kaya napikon si LA. Tapos magulo na ang bench, halos lahat umawat, yung iba lumaban pa. Si LA ay nabigyan ng 1-game suspension at si Jerwin naman sinampal ng technical foul. 2004, nagkampyon ng Lasal. In 2005, naisa na niya na maging isang professional na basketballista pero naging undrafted nga lang. Pero hindi siya nang hinaan ng loob. Naghanap siya ng ibang opportunity sa labas at naglaro muna sa PBL Under Harbor Center. At dito siya nahasa at naging enforcer. Plus nanalo din siya ng multiple championships at sumubok sa Liga Pilipinas Regional League under Laguna Stallions. 2009 sa wakas, mas lumaki ang career ni Gako at naglaro siya sa ABL Philippine Patriots. Umi-extra naman ng konting minutes at least naka-experience at nagkampyon noong 2010. Sa mismong taon, kinuha siya ng Barako at nakapasok na sa wakas sa PBA. Dito sa Barako, nakapagtala siya ng career-high 14 points at nag-sign naman sa BMIG. Naglaro siya sa sophomore blitz game at nakapagtala ng 19 points. 2012, ito ang kauna-unahang title na nakuha niya. Ang hindi niya inaakala na magsusunod-sunod pa ang title na ito, lahat ng Gako Natics nagbubunye nung naging parte siya ng rare Grand Slam ng Sanmig Coffee Mixers. At si Gako sa 5 titles niya sa PBA, bench player lang talaga siya dito pero marami ang nakapansin na kahit hindi siya naglalaro pero ang ganda ng takbo ng game nila kaya ang mga fans tinawag siyang Lucky Charm. Tuwing nabibigyan siya ng minutes sa court, nakakahatak siya ng fans lalo na pag nakaka-score. Nako, sobra pa sa mga fans ni James niya pang hiyawan kaya si Miko Halili sumali na rin sa Gako Natics and actually, siya naman talaga ang pasimuno niyan. Hanggang 2016, mukhang dito na lang ang pananatili niya sa Magnolia franchise. In 2017, plano ni Gako na bumalik sana sa PBA kaya naglaro siya sa D-League. Dito siya nakakuha ng kauna-unahang double-double at naging confident ulit maglaro. Pero sa loob ng ilang buwang paghihintay, walang dumarating na offers para sa kanya. Pero kailangan niya ng trabaho so ang ginawa niya, naglaro muna siya sa ligang labas. Pero hindi natuloy yung 12,000 per game offer kasi ayaw niyang malayo sa kanyang mga anak. 2018, isa pang swerte sa career kasi nagkaroon siya ng chance na maglaro sa MPBL sa awa ng Diyos kahit palipat-lipat siya ng team sa MPBL, ang importante laging may kumukuha sa kanya. Teka,
Ano na nga ba si Jerwin Gaco ngayon? Lingid po sa inyong kaalaman, ang bangko noon na si Gaco ay meron ng sariling business. May pinaparentahan siya ngayong 3 condo units at 3 apartment units. Plus meron din siyang trucking business ngayon. Alam niya na ang basketball ay hindi habang buhay, kaya meron na rin siyang sari-saring investment sa buhay. Tinutulungan din niya ang mga nagpapatakbo ng small businesses sa pamamagitan ng pag-i-endorso nito sa Facebook. Yung kilala nilang Jerwin Gaco ay mas masipag pa pala sa totoong buhay, wais at matulungin pa. Ang kaisa-isang player na may 17 championship titles na ilang taong binangko sa PBA, the team's glue guy, Jerwin A. Gaco. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. See ya on my next vlog.